Hi everyone! Welcome back to my channel. Ito na naman po si Plantita Melinda ng Luzon. At kung bago ka lang po sa aking channel, welcome po kayo. In today's video po, ang para sa mga Plantita beginners po ito, ang isi-share kong mga halaman na talagang hindi sila mahirap alagaan. So, ito yung mga halaman na bagay sa inyo, mga Plantita beginners. At shout out muna sa aking mga subscribers, sa mga viewers at mga nagla-like na rin po sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta dito sa aking munting channel. Ang una ko pong ipapakita na halaman, guys, ay itong Enjoy Photos. Ayan. Na talaga namang ito ay fast-growing plant talaga. So, ito yung bagay sa inyo, guys, na i-collect kung wala pa sa inyo to. Ayan. Na ito rin ay hindi rin kailangan ng araw-araw na dilig. So, talagang ito yung maire-recommend ko na isang halaman na madali lang alagaan talaga. Tapos ang susunod ay itong si Skindapsus na silver satin. Ayan, lush na siya. Actually dalawang pot ito, guys. Ayan. Tapos nakapag-propagate na rin ako nito, may mga nabigyan na rin ako. So, ayan. Madali lang talaga silang paramihin. So, ayan. Isa ring magandang halaman para sa inyo, Plantita beginners. Tapos, ang susunod ay itong mga Sansevieria varieties na, ayan, kahit 2 weeks, ganyan, na hindi mo sila diligan, okay lang sila magta-thrive. Ayan, andito lang sa loob ng bahay to, guys. Ayan, kahit dry na yan, yung lupa niya, okay lang. Dahil ang mga Sansevieria naman ay hindi kailangan ng laging dilig. So, ayan. Kahit anong varieties ng Sansevieria. Ito rin, si Coppertone. Ayan. Na siya yung nakalagay dito sa center table namin. At ito rin, si Moonshine. Eto, medyo naaalog lang yung kanyang dahon dahil kailangan ko ng ano, dagdagan ng lupa. Naaalog siya. So, ayan. Maganda rin variety ito, guys. Moonshine. Andito lang din sa loob ng bahay to. Ayan. Tapos, ang susunod ay ito pa pala yung isang variety ng photos. Si Golden. Golden Photos. Ayan. Na ang haba na niya. Ito yung nilalagay ko sa kantina ko, guys. Ayan. Dahil diba ang photos ay money plant, lucky plant. So, ayan. Ganun din itong mga Sansevieria. Lucky plant at isa ring air purifying plants. Ayan. Tapos, ito rin si Brazil na Philodendron. Ayan. Na isa ring madali lang alagaan na halaman. So, ito bagay din sa inyo to, guys. Plantita, sa mga Plantita beginners. Ayan, si Brazil. Ayan, ang ganda rin nito, guys. At ang susunod ay itong mga aglonema. Meron akong dalawang variety ng aglonema dito, guys. Ito si ang na-search ko naman na ID niya ay white hybrid. Hindi ko lang alam, guys. Hindi ko sure kung tama yung aking na-search. So, ang ganda niya, guys. Ano? Comment below na lang, guys, sa mga, lalo na sa mga aglonema lovers dyan, kung okay, kung tama ba yung aking ID dito sa aglonema kong ito.
So, ito maganda rin tong mga aglonema, guys, para sa inyo, plantita beginners. Itong mga aglonema natin, hindi din kailangan ng sobrang dilig sa kanila. Ayan. Kung hindi pa naman tuyo yung kanyang lupa, ayan, potting mix. Hindi naman kailangan diligan para iwas root rot. Ang ginagawa ko, guys, ayan, meron akong barbecue stick. Ayan, tinutusok ko lang siya dito sa gilid para hindi ko naman matamaan yung ugat. Ayan, kailangan 2 inches ang lalim nung stick. Tapos, pag makita nyong meron pang sumama na lupa sa stick, ibig sabihin, basa pa sa loob. Kaya, hindi pa kailangan diligan. Ayan, para iwas root rot. Dahil sa mga aglonema, ayaw nila ng masyado ring nadidiligan. Ayan. So, ito pa yung isang variety. Si Big Roy. Yan talaga namang bagay yung kanyang pangalang Big Roy. Dahil habang tumatagal, guys, palaki ng palaki yung binibigay niyang dahon sa akin. So, ito yung pinaka-latest. At yan, meron na namang bago dyan na dahon na palabas. Ayan. So, ang ganda rin nito. Ayan. Kahit common na aglonema. Ayan. Dahil yan naman lang yung kaya natin, guys. Kaya ng budget. Sa akin naman, kahit hindi naman pricey ang mga halaman, guys, ang importante ay magta-tribe sila sa akin. Ayan. Okay sila sa akin, guys. Dahil takot naman ako talagang mag-collect ng mga mamahalin. Siyempre, baka hindi sila mabuhay sa akin. Sayang lang naman yung pinambili ko. At least ito, kahit mga mura, at least nakikita kong nagka-tribe sila sa akin. So, masaya na ako dun, guys. Ayan. And then, ang susunod ay itong si Peace Lily. Matagal na sa akin to, guys. Ito ang pinakamatagal na halaman sa akin. Siguro nasa 5 years na sa akin to, guys. Ayan. Ayan, meron na siyang bulaklak. Ayan. Si variegated Peace Lily. So, ito, maganda rin sa loob ng bahay as indoor plant. Ayan. So, ito rin yung isa kong maire-recommend sa inyo, plantita beginners. Ayan. Si Peace Lily na variegated. Or, kahit yung isa pa, yung hindi siya variegated, okay lang. And then, ang mga Syngonium varieties din. Maganda ring alagaan, madaling alagaan. At masipag din silang mag-produce ng dahon. So, ayan. Yun din yung maganda sa kanila. Ang mga Syngonium. Ayan. Tapos, ang last ay itong aking Anthurium magnificum. Na ito na yung naihiwalay ko sa mother. Ito yung latest niyang dahon. Na talaga namang ang ganda. Ayan. Kung makikita nyo, guys, yung kanyang veins. Oh, ang ganda. So, yan yung talagang stunning naman sa plant na ito. Ayan, nagpapaganda sa kanya. Yung kanyang dahon na may kristal. Ayan. Ang ganda, guys, diba? Ayan. So, ito naman, medyo matakaw din sa dilig kasi ang lalaki pala ng kanyang ugat, guys. So, ayan. Pero, hindi rin siya maarte. So, ito rin, gusto ko rin i-recommend sa inyo ang Anthurium na halaman. Kahit anong variety ng Anthurium. Okay sila, guys. So, ayan. Baka ala pa sa inyo ang Anthurium. Ayan. So, yan lang, guys. Ang nilalaman ng video ito. At kung nagustuhan nyo, guys, may naiturong sa inyo to, lalo na sa inyong mga plantita beginners dyan. Thank you sa
panonood. At paki-like, subscribe, and share na rin to na video. Thank you for watching. Always stay safe. At God bless po sa ating lahat.